Welcome back to my channel. In this video lesson, I will discuss ayan, one number na nanggaling sa GC namin. Meron akong GC ng mga math major, so yung mga nagre-review dyan para sa LET. PM nyo lang po ako sa aking FB, so para maisali ko kayo sa aking GC para sa mga nagre-review ng math major. So meron na akong dalawang GC sa ngayon. Puno na yung isa. Okay, so before nating sagutan to, kung meron kayong mga math question or gusto nyo lang ng free reviewer, so punta po kayo sa aking FB group na minamanage. Ayan, so nasa na ba yun? Ayan, Civil Service Exam / Let Review for Mathematics. Okay, so meron po tayong free reviewer na makikita nyo dito sa files. Ayan, so meron po dyan mga professional education, general education, may civil service, tsaka merong mga para sa mga math major. Okay, then meron din po tayong mga Google Forms dito sa featured. So may mga Google Forms po tayo para makapag-practice kayo at makita nyo agad ang score nyo. So dun sa mga numbers na nahihirapan kayo, nandyan po ang link ng mga solution. Meron po tayong YouTube. Lahat yung mga answer, lahat ng mga questions na nandyan. So, makikita nyo yung mga solutions. Okay, so balikan na natin ang ating problem. Okay, so find the number of solutions of the equation x squared minus 5x plus 5 raised to x squared plus 4x minus 60 equals 1. So, choices 2, 3, 5, 6 or infinite. So, ilan ang number of solutions ng equation na ito? Okay, so para masagutan to, so meron tayong tatlong case na i-consider para sagutan to. So unang property na gagamitin natin ay meron tayong property na a raised to 0 is equal to 1, where a is any number except 0, because 0 raised to 0, so that is a indeterminate form yon. So ayan, so ang first solution natin, yung exponent natin na x squared plus 4x minus 60, kailangan siya i-equate natin sa 0. Okay? Dahil ang a raised to 0 equals 1. Okay? So, solve muna natin. So, ito yung first case natin. So, ang exponent, kailangan equal to 0 para magkaroon ng solution tayo. Okay? So, sagutan na natin. So, we have x squared plus 4x minus 60 equals 0. Okay, so medyo liitan lang natin, parang medyo makapal, 4 lang. Okay, so masasolve natin to by factoring. Since factorable naman ang ating quadratic trinomial siya. So madaling ma-answeran dahil lang first term natin ay x squared. So ang factor niyan ay x, tsaka x. Tapos ang negative 60, so i-factor lang natin ang negative 60 na ang factor na dapat ang magiging sagot ay positive 4 pag inad. Okay? So negative 60, so anong ang factors niyan para maging sum is 4x, so magiging negative 10 or positive 10, and then we have negative 4. Negative 4, but negative 4? Negative 6, okay? So positive 10 times negative 6, that is equal to negative 60. Then positive 10 minus 6, so that is equal to 4x. Okay, so therefore, ang factors ng x squared plus 4x minus 60 equals 0 is x plus 10 and x minus 6. Then equate each factor to 0, so we have x plus 10 equals 0 or x minus 6 equals 0. So solve for x, so subtract 10 to both sides, so therefore x equals negative 10 or x equals add 6 to both sides or ilipat lang sa kabila, so x equals 6. Okay, so dalawa na ang solution natin. So we have sulat natin dito, negative 10, positive 6. So kapag ang x ay negative 10 or positive 6, so tama yung magiging solution natin kasi magiging equal to 0 siya. Pag sinubstitute naman natin yung negative 10 tsaka positive 6, so 0 na yung exponent natin, tapos ito hindi naman siya magiging 0. Okay, so kasi if we have negative 10, so negative 10 squared, that is 100 na siya, minus 5 times... Ayan, so ano nga, substitute natin itong negative 10. So dito ano na siya, 0 na yan sigurado kasi nasolve na nga natin. So dito na lang sa base. So para i-prove lang natin na hindi siya magsisiro.
Kasi pag zero raised, kapag yung base natin ay 0 raised to 0 indeterminate yon. So, patunayan lang natin na ang base natin ay hindi magiging 0. Okay? So, we have x, palitan natin ng negative 10. So, negative 10 squared minus 5 times negative 10 plus 5. Okay? So, ano magiging base natin? Negative 10 squared is 100. Negative 5 times negative 10, that is positive 50 plus 5. Okay, so therefore, ang base natin is 155 raised to 0, that is equal to 1. Okay, so kapag ang x naman ay 6, so we have 6 squared minus 5 times 6 plus 5, so hindi rin siya magiging 0. So, ayan, nasatisfy na niya ito. 6 squared is 36. Negative 5 times 6 is negative 30 plus 5. So, therefore, ano ang sagot na dyan? 36 plus 5, that is 41 minus 30, so that is 41 minus 30 is 11. So 11 raised to 0, ayan. So therefore, negative 10 and positive 6 ay mga solutions ng equation natin. Okay, so case number 2 tayo. So burahin muna natin to. So sinulat na natin yan. So dalawa sa solution ay negative 10 and positive 6. Okay, so punta tayo sa second case. So ayan, burahin na natin ang solution. Solution ng dalawang part natin. Okay, so next case naman na gagamitin natin ay yung next case ay 1. Gagamitin naman natin kapag ang base natin ay 1. 'Di ba? 1 raised to let's say any number. 1 raised to any number equals 1. Siyempre, 1 lang 'to eh, no? Pag 1 minultiply natin sa sarili niya kahit ilang beses, 1 pa rin yan. So therefore, itong base natin, equate naman natin sa 1. Okay, so we have x squared minus 5x plus 5 equals 1. Then again, solve natin ang quadratic trinomial natin. Kailangan 0 ang left side. So itong 1, ilipat natin sa kabila. So subtract 1 to both sides. So therefore, we have x squared minus 5x 5 minus 1, so we have positive 4 equals 0. Then, by factoring ulit. So, factors of x squared, x and x pa rin yan. Factors of positive 4 na magiging negative 5 ang sagot. So, syempre, positive 4. So, ang factors niya na magiging negative 5 is negative 4 and negative 1. So, when we multiply negative 4 times negative 1 is positive 4. When we add negative 4 minus 1 is negative 5. Okay, so therefore, we have x minus 4 times x minus 1 equals 0. So equate each factor to 0. So we have x minus 4 equals 0 or x minus 1 equals 0. Solve for x. So add 4 to both sides. So therefore, x equals 4 and then add 1 to both sides. So we have x equals 1. So therefore, ayan, dalawa pang solutions natin. So we have positive 4 and positive 1. Okay, so again, substitute lang natin to. Pag sinubstitute natin ang 4 tsaka yung 1 dito, magiging 1 na ito. So tapos ito, kahit ano maging value, so wag na nating i-substitute yung 4 and 1 kasi 1 na tong base natin, kahit anong number ito, kahit 0, kahit anong number, 1 pa rin yan dahil ang base natin ay 1. Okay, so meron na tayong 4 na solutions. Okay, so meron pa tayong isang case na i-consider. So burahin muna ulit natin. So ano pa yung isang case na pwedeng maging equal sa 1 ang ating magiging ang equation ay magiging equal to 1. So dapat ang base naman natin gawin naman nating negative 1. Okay? Because negative 1 raised to n equals 1 kapag ang n is even. Even integer, okay? So even integer dapat. Example, negative 1 squared is equal to positive 1. Negative 1 to the 4th, positive 1 pa rin yun. Negative 1 to the 6th. Okay, so dito isasolve muna natin yung base natin sa negative 1. Tapos kailangan nating isubstitute dito sa exponent. Pag nag-even kasi siya, equal siya sa 1. Kapag add naman yung exponent, hindi siya equal sa 1 dahil equal to negative 1 yun. Okay, so solve natin, equate natin itong base natin sa negative 1. So we have x squared minus 5x plus 5 equals negative 1. Okay, gaya ng kanina, gawing 0 ang right side. So negative 1 siya, so add 1 naman tayo to both sides.
add 1 to both sides. So therefore, we have x squared minus 5x. 5 plus 1, we have positive 6 equals 0. Then, factoring ulit tayo. So, factoring. So, factors of x squared, x and x. Factors of positive 6. Ang magiging sum is negative 5. So, that is negative 3 and negative 2. So, negative 3 times negative 2, that is positive 6. Negative 3 minus 2, that is negative 5. Okay, so we have x minus 3, x minus 2 equals 0. Then, equate each factor to 0. So, x minus 3 equals 0 and x minus 2 equals 0. Solve for x. So, add 3 to both sides. So, therefore, x equals 3. And then, add 2 to both sides. So, we have x equals 2. Okay, so, pero this time, hindi pa answers tong 3 and 2. I-check muna natin kasi substitute natin dito sa ating exponent. Kapag even ang exponent natin, solution siya. Kapag add naman, hindi siya solution kasi negative 1 yung base natin. Kapag add ang exponent, magiging negative 1 yun. So, dapat even yung exponent para maging solution siya. Okay, so substitute muna natin ang 3. So, wala na tayong space. So, dito na lang. O, burahin na lang natin dito. Okay, so yung 3 muna. Substitute natin yung 3. So, substitute natin yung 3 dito. 3 squared. So, we have 3 squared plus 4 times 3 minus 60. So, remember, hindi tayo interesado sa answer. Okay lang malaman natin kung ano yung kung add siya or even. So, kahit hindi na natin isolve ng kompleto. So, 3 squared. So, that is 9. Plus 4 times 3, that is 12. Minus 60. Okay, so pwede nating malaman kahit hindi na isolve ito ng kompleto eh. Pero sige, diretso na natin. 9 plus 12, that is equal to 21. Minus 60. Ayan, so ang exponent natin ay magiging add. Okay? So therefore, 60 minus 21, that is negative 60 minus 21, 40, negative 39. Okay? Since the exponent is negative 39, so ibig sabihin nun ay negative 1 raised to negative 39, no? So, hindi, magiging ano siya? Hindi siya solution. 3 is not a solution because the exponent is odd number. So, ito ay extraneous to. Okay? Extraneous solution ito. Itong x equals 3. So, hindi siya kasali sa solution. So, try naman natin ngayon yung 2. Okay? So, try naman natin ngayon yung 2 kung magiging even siya. Okay? So, gawin lang natin 2. Yan, nabura lahat. Okay? So, we have 2 squared plus 4 times 2. Okay? So, we have 2 squared. So, we have that is 4 plus 4 times 2. So, that is 8 minus 60. Yan, even ito. So, 4 plus 8 is equal to 12 minus 60. So, therefore, 60 minus 12, that is equal to negative, ilan to? 40, negative 48. So, since even, so, isa sa mga solutions din ang x equals 2. So, therefore, yan ang mga solutions natin, 1, 2, 4, 6, and negative 10. Okay, so kahit na negative to, solution pa rin siya. Kasi, di ba, kapag 2, magiging negative 1 nga yan. So, magiging ganito kasi yan, negative 1, dito nang galing yan, magiging negative 1 raised to ang exponent natin is negative 48 equals pa rin siya sa 1. Kasi, negative exponent, di ba, magiging, pag may negative exponent tayo, mapapunta lang sa denominator. Magiging ano lang yan, negative 1 raised to magiging 1 over negative 1 raised to 48, which is equal to 1 pa rin. Dahil negative 1 raised to 48, so that is 1 over 1, 1 pa rin siya. Okay, so therefore, ang solution natin ay 1, 2, 4, 6, and negative 10. So therefore, ang tamang sagot ay letter C. Okay, so merong 5 solutions ang equation na ito, x squared minus 5x plus 5 raised to x squared plus 4x minus 60 equals 1. Okay, so that's all. I hope na gustuhan nyo ang explanation. So, pang number 26 na ito sa aking playlist na Let Reviewer for Math Major. So, i-play nyo lang po lahat ng mga numbers dito. So, see you sa susunod kong video number
number 27. So good luck sa mga math majors na nagre-review para sa LET. Okay, God bless and bye-bye.